Di natapakan na ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang ba't ilalaban? Huwag kang matakot, kayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babae. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo? Na ikaw ay nililangin para makanakaw sila ng libo. Di tayo pokpok, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Ilayay na sa rurupo pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako na bakit. Kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba wala ngang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Magaling magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila. Ay maniniwala ka, ngunit sa dulo wala sila nagawa. Kahit isa, yung alam mong tutulong sa iyo na magbanat ng buto. Ay siya rin magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon. Lakawin ang dagit kahit mataas ang alon. Kasama mo ako at nakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera, sa kanila'y natutunang maayos. Kaya't kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. So eto na nga. Hoy! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga, hindi na magawa ni Roque yung mga dapat niyang gawin. Ah, naloko na. Shout out po sa inyong lahat. Sabi doon sa comment. Oh. Sabi doon sa comment. Grabe ka naman, ang ganda-ganda ng ano mo, ng channel mo. Tapos ang haba-haba ng shout out mo. Bati ka ng bati. Huwag na kaya tayong bumati. Ah, naloko na. Diba? Kasi bati tayo ng bati. Napapagalitan ako ng mga nanonood. Oo.
Ay, naku, talaga naman. Oo, shout out. O, gano'n, pwede bang gano'n? Gano'n na lang? Shout out sa inyong lahat. Si June Bag na basher natin, nandito na. Si Charlotte, si Boss Reigns, Marasiga, Cheryl Santa Maria, Ay Chang, Mr. Somebody, Ate Rose's Kitchen, Miyu, at sino pa? Mysterious. Sino pa? Oy, ayoko na umakit sa taas. Felix Eason, Mario Melendez, at si Ralis. Oh, Carlinga. Yan. Sino pa? Dali na. Dito na sa baba. Oo, nandiyan dyan na rin si Vancouver Gem. Oh, Joseph Carino. Oh, wag na. Sabi. PBBM lang malakas. Marber Abila. Shout out. At eto na nga. Diyos ko, saya-saya na ito. Ha? Boss Tarantaro. Magandang gabi po. Len Sigera, nandiyan dyan na rin. Hello po. So, wala pa yung mga basher. Si Junebug pa lang yung nandiyan dyan. Anyways, siya mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe dito sa ating walang kakwenta-kwentang channel. Ah, naloko na. Oo, ano pang hinihintay nyo? Oo, ano po, ano ba yun? May mga nakakano. Daling ha, tinitignan ko lang ha. Baka mamaya may mga ano, kalaban. Ayan na nga, oo nga, dami. Oo, yan na, si Junebug! Oh, thank you naman Junebug ha. Buwena naman, no? Grabe ka Boss Mike, hindi naman ako basher, doon lang ako sa tama. Naloko na. Si Spencer Lakali kaya. Si Spencer Lakali na lang. Naloko na. De. Kaibigan natin yung mga yan, kahit iba paniniwala, hindi naman hadlang ang pagiging magkaibigan sa magkaibang paniniwala. Diba, Special Lakalye? Ah, naloko na. Diba? Pagtanggol ang katotohanan. So, eto na nga. Nandiyan dyan na si Mysterious Puyat na na naman neto. Oo, Annette Hope. Nandiyan na si Merlin Ignacio. Lynn Garcia. Nandiyan na rin si Carmela Shalenga. Boss Wilfred Yayaning, Ninitas Vlog. Ayun, PBBM lang malakas. Yun lang na. Fujiko, Stone Trooper, Baby Lynn Jose, Pachuchay, at saka si Jenny Lynn na nanonood din. Oo. June Jeans, Wilma Malapanan, Boss Barbie Kerubini, at si Ponciano Makalintal. Magandang gabi po. Emil Bautista. Ilan na bang ay nako ha, kukunti pa lang. Nakakaya naman kay Spencer Lakalye. Oo. Nakaka 8 minutes na tayo, kukunti pa lang yung like. Marites Samonte, Rosalyn Apable, shout out! JP Presto, yan na. Medel Almares, magandang gabi pa. Boss O'Neil, oo, kaya nga, boss, di ba? Ganon-ganon lang, special lakali tayo, ha? Tayo-tayo pa rin sa dulo. Di ba? Patayin na natin yan. Jason, hello po. Maricel Mitra, Lim Kitchen, shout out po. Ate Rose's Kitchen. Sabi, araw-araw pumupogi si Boschman. Di ba pwedeng gumaganda? LC Uko, shout out po. Stella Libagin, shout out po. Yun. Hina ng viewers mo, boss. Oo nga eh. Hina. Buti pa yung mga views nyo eh. Ewan ko ba. Parang gusto ko na mag-Duterte. Naloko na. Dahil sa sobrang ina, parang gusto ko na ipagtanggol si Kibuloy kahit mahirap na mahirap na mahirap. Naloko na. Diba? Boss JB. Oh, Palayok Chronicles. Shout out po, Boss Glinda. Amelda Teodoro Arnelda. Anino TV? Ano ba? Nakakain ka na? Francis M. Junebug. Sabi rito.
Ah, fake account yan kay ano? Ah, talaga? Sabi ni Junebug, talaga? Chinek mo? Oo, me, you! Miss Montreal! Boss Owen! Ayan na nga. Hayaan mo sila. Basta ako, binati ko sila. Diba? Oo, nakapag-like na ako, Boss Mike. Si Miss Montreal kaya? Hindi. Hindi pa nagla-like. Oo. Wala namang basha. Mr. Valdez! Oo, pa-shoutout daw. Kita nyo, Adonis Rimos Vicente, Wilfredo Bourbon. Yun. Hmm. At eto na nga, may nag-chat. Nakuha ko na. Ah, thank you. Pinapataba mo ako. Ah, naloko na. Tatag mo ba? Oh, sige. Ayaw mo nung pinapataba ka. Gusto mo sinasaktan ka? Ah, naloko na. Ah, oh, nandiyan na si Boss Ninitas Vlog, nandiyan na si Glenda Golena, nandiyan na rin si Boss Jean, Jeans, nandiyan na si Shino Maid. Hoy, ayaw kong sabihin ano, ha? Busabos, kanina pa ako dito, di mo ako sina-shoutout. Ayun lang nga, mag-like, mag-ano, mag-like ka kasi. Oh, Mike Javier, pang 100 ako siya nag-like. Oh, talaga? Pa-check na. Pa-check, pa-check, pa-check natin. Ah, pwede, pwede. Totoo nga. Oh, Ramon Cruz. Sino pa? Merlin De Leon, Lady in Red. Oh, okay na. Hmm, nako, eto na nga, bilis ng views, hindi bagal na. Wala pa si Edwin Aribe. Nandiyan si AC Milano. Oh, siyang ka pa. Nga, comment na lahat si pag mag-shoutout ni Boss Mike. Eh kasi eh. Doon sa comment section, nagagalit sila eh. Nilo Pasqua, malaki share ni Canor, dig sa properties. Lamang na eh. So, anong gusto nyo? Good news o bad news? Ah, naloko na. Princess D. Ano gusto nyo? Press 1 kung good news, bad news 2. Ah, naloko na. Huwag mo nang hanapin busabos yung mga basher. Ano ka ba? Oh, Suwanog TV, nandiyan dyan na rin. O, oh, nandiyan na rin si ano, ha? Hmm, ayun, nag-like na ako. Oh, 3 times. Sige na nga. Ebet MP. Oh, sino pa? Well, Fredo Bourbon. Sige, 1 ang gusto. Good news tayo. Good news. Pretty G, yan, oh. Sherry Arellano, Ala, hello. Oo, ay thank you naman kay ano, kay Sherry Arellano Ala. Oo, hello Mike Cervera, new subscriber. Naku, ang dami, oh. Kindly refrain from hiding comments as per request ng host. Oo nga. Huwag niyo ngang inaano kahit pa kung ano-ano sinasabi. Ah, naloko na. Ay, Chong! Oo, nandiyan na. John Depp, nandiyan na rin. Nako. Mr. Valdez, hello. Hello po sa 222 plus na nanonood. Naloko na. Susana De La Cruz, Franklin pa. Martisano, sa pangkanta. Wala pang ano, 15 minutes na batian. Wait lang. Oo. Nandiyan na rin si Solidong Waray. Nako, talaga ba? Hoy, ayaw na yan. Merong ano? May umaano dyan eh. Nakakainis eh, no? Dito na lang. Sia San! Oo, no? Sia Sian? Boy! Oo, 69K lang sub mo. Isang araw, bilis. Ah, talaga? Hindi ko pinapansin yung busabos. Pero thank you sa inyo, ha? PBBM lang malakas. Roger, ano? Ha? Nasa na yun? Bayani Tobias. Roger Escobar. Dos Uros. Boss Limuel, Boss Ness. Lovely Ses, 24. Adonis, nabati ko na yun. Daming best pinabati. Sa mga hindi makaalala, lalo na sa mga tao mahina, paniniwala, magtiwala.
yan ang laging sinasabi ng mga taong ano, yaman sa sayo sa pagka. May nakaalala. Ay! Ah, naloko na. Pwede ba mamaya muna ako alalahanin? Nasasamid ako. Ah, naloko na. Unihad, nandiyan dyan na. Oo, Mark Lincoln, o nandiyan dyan na rin. Oo, number 9991. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I! Ah, naloko na. Ay, nako. So, eto na! Good news! Oh, unang good news. Pasok! Ay, within 6 months, bro. Ha? Sa mga kababayan nating OFW, magandang balita ito, mga kababayan, ha? Sa inyo dyan, nila Ate Rosie's Kitchen, Weng Lial, at sa lahat ng OFW, kasama na si Spencer Lacalle. Oo, ha? Panoorin nyo to. Good news. Shock! Minal, pagagandahin. Ay, within 6 months from the time we take over September to next year March before Holy Week, nako, saksakan na ng linisyon. Number one. Number two, pati yung air condition magiging malamig na at dadami ng upuan. Nung nakaraang araw nga, nakaraang linggo o nakaraang mga araw, mga kababayan, ang ating mga airport dito sa Pilipinas, dito sa Maynila, ay napabalita nga na may mga surot, may mga dinadaga, may mga ipis, may mga impacto, insekto, kapre. Naloko na. Ha? Oo, sa kabila nung napakapangit na imahe na ano, ha, Makilab, na ano, na mga balita patungkol dito sa airport natin, eto na nga. Inaksyonan agad! Oo! Inaksyonan agad! Ah, naloko na. Oh, anong gagawin nyo, kuyang? Oo. Gagawin daw, malamig, maraming upuan ang mga airport, di ba? Oh, pagagandahin sa loob lamang ng 2 linggo. Ah, naloko na. Diba? Oo, 2 linggo makakakita na kayo ng mga kapre. Makakakita na kayo ng maligno. Makakakita na kayo ng mga manananggal. Makakakita na kayo ng mga aswang. Naloko na. Rowie! Shout out! Oh, syempre Ramon ang yan, kaibigan ni PBBM yan. Diba? Tumutulong sa sambayan ng Pilipino para mas lalong mapabilis ang pag-unlad ng ating bansa, Beverly! Carmelita Crest, shout out po! O, diba? 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 Naloko na. Siyempre, nandito na rin siya, naku, si Jen Angeles. Naloko na. Diyan ka lang dyan, ha? Para naman ano, hindi kita dinidead mo. Baka hindi ko nakita, bilis kasi, oh. Gumaganon, tapos na ano pa ako, nabulunan pa ako, naalala mo yata ako. Naloko na. Huwag na nating ano, huwag ko lang, mabati lang kita, Jen Angeles. Hindi ko nababatiin sila, ano, ha? Sila Toto Balduesa, sila Aichang, sila Alibugha, hindi na. Sila Biktima, sila Palaboy, hindi ko nababatiin yan. Diba? Sila Lisel Tamayo, hindi na. Ikaw lang babatiin ko, Jen Angeles. Naloko na. Diba? Ayoko nagtatampo ka, eh. Boss Chris yan, hindi ko rin babatiin yan, si Boss Chris. Diba? Oh, sino pa? Si Aichang, wag na yan. Naloko na. Si Batman? Hayaan mo na yan. Basta mahalaga, mabati ko lang si Jen Angeles para hindi nagtatampo. Naloko na. Diba? Oh, sino pa? Oh, lovely na no.
Loretta, hindi na rin niya kahit new subscriber na taga Hong Kong yan. Hindi na natin iaano si lovely Loretta. Ah, naloko na. Thank you po ha. Oo. Si podcast, wag na rin niya. Wag na. Basta malaga si Jen Angeles lang. Diba? Oh, Remo. Si Raymond Marquez. Si Sara na ano? Kupal. Wag na. Wag na yan. Si Malke Francisco. Wag na yan. Wag na. Hindi na. Hindi na malaga yan. Ang mahalaga si Jen Angeles lang. Ah, naloko na. Diba? Hoy, tumigil ka, Michael Francisco, ha? Oo. Sabi ni Weng Leal, ano? Si Miss J lang naman nakakaalala. Oo nga. Diba? Sila Ray Chodoro, kahit member yan dito. Huwag na yan. Hindi natin isa shout out yan. Moises Barreto, yama nga yan. Yama na yan. Oo, oh, yama na yan. Sino pa? Si Kratos Channel? Naku, yama na yan. Basta malaga si Jen Angeles lang. Naloko na. Diba? Yun, yun. Boss Lano. Oh, nandito ko si Alibog, ha? New subscriber din. Si Anel, tsaka si Robena na Tabaco. Yan yun na yung mga yan. Si Boss Raym, wala na. Si Lem, Kitchen, wala na rin yan. KBBM lang malakas, hayaan nyo na yan. Ang mahalaga, si Jen Angeles lang. Anyways, mga boss, tuloy na natin itong topic natin. Pakinggan nyo maigi, ha? Pakinggan nyo maigi. Oo, I hate you. Break na daw. Oo, ayan, oo. Sorry, ha, Jen Angeles, ha? Kasi nandito si Alina Ayaay. Naloko na. Thank you naman, boss, ha? Nako. Thank you naman. Oo, nandyan na si 909. Naimbag nga rabi ka na kayo. Amin, apo, nga padak, nga Ilocano. Nandyan na rin si malditang lola ko. Baka sabihin, hindi ko na naman nakikita. Boss Maritel. Oo, nandyan dyan na. Oo. Si Boss Glenda Caranoy. Caranay. Aba, good evening, Boss Mike. Watching from Hong Kong din. Si Boss Alina, oh, Ayaay. Yung pinadala niya, Hong Kong dollar yan. At taga Hong Kong yan, di ba? Anyways, eto na. Panoorin nyo na, mga kababayan, ha? Tama na ang batean. Baka mamaya may labasan. Ay! Wait. Na. Nandyan na si Irene Sungay, kapatid. Ha? Kababayan ko, vlog. Oh, bonsor. Pogi! Pogi talaga. Shakmat Winga Road. Iso. Isumat. Okay. Pakinig na kayo. Mag-like, mag-share. Kayo naman kasi, nakakainis kayo. Hindi kayo nagla-like. Hindi kayo nag-share. At saka yung iba dyan, nod-nod lang. Hindi naman nag-subscribe. Naloko na. Ito na! Gagalit si Limuel eh. Ito na nga! Oh, ito na. Oh, ito. Isa pang taga Hong Kong. Oh, nandyan na oh. Oh, Lovelyn Loretta. Oh. Ay, wow, Ilocano din pala si Cher. Agbig tayo amin, ha? Oo, di ba? Oo, thank you sa inyo, ha? O, ito yung para sa inyo. Naku, makalimutan ko pa. Sa inyong lahat. Ayan na! Dumating pa si malditang lola ko. Naku, malditang lola. Dahil nakita mo ko. Naloko na. Si malditang lolo parang nagtatampo pa. Diba? Oh, oh, agkilkilaw ka magaya ti Bugong Idol. Alang nga Bugong, ah! Uray no ko, ah. Uray no kalding, ah. Kilawang nga kalding. Apay, naimas de jay. Lalalo di okis na. Ikanyuso ka. Ah, agtagtag kayo ti ko ati sibuyas kansile. Ah, basik nga bawang. Nakaw nagimasan. Ah, buyaan nyo dayto yan. Shout out po sa lahat ng mga bagong dating na hindi ko pa na siya shout out. Oo, ha. Magandang gabi, Boss Johnny Sack. Saka si Boss Jean, kami Sario, Rosalyn Nicolas, Jam Castillo at sa inyo pong lahat. Ito na. Ibibigay ko na ang good news
sa inyong lahat. Pasok. Minal, pagagandahin. Ay, within 6 months from the time we take over September to next year March before Holy Week, nako, saksakan na ng linis yun. Number one. Number two, pati yung air condition magiging malamig na at dadami ng upuan. Alam nyo, eventually, after 2 to 3 years, pag natapos yung bagong passenger terminal na itatayo natin, na 35 million new passenger terminal with 50 boarding gates, eh, madidi-congest na rin yung Terminal 1, 2, 3. Kasi maraming ngayon sa Terminal 1, 2, 3, mga offices, mga kung ano-ano, na nag-occupied ng space na dapat para sa passenger, eh, napunta sa kanila. So, gaganda po yan. Short term, 6 months, wala na ng traffic, gaganda na. 1 year, mas gaganda pa uli dahil matatapos yung mga infrastructure. And then 3 years later, pag natapos yung bagong terminal building, ay saksakan na ng ganda. Alam naman tayo mga Pilipino, marami naghahatid tsaka marami sumusundo. Ang tawag na meters and greeters. Oo nga! So masosolve natin yung mga problemang yan. Ah! Ngayon! Siyempre! Ha? Siyempre, mga boss, oh, chill kanilang at sa lahat po ng bagong dating, tulad ni Nilda Ogale, mga kababayan, may masasabi dyan? Ang alin? Ang mga malisyoso at mga bitter! Ah, naloko na! Bibigyan na naman nila ng masamang, ano, interpretasyon. Naloko na. Bibigyan na naman, hindi ko mabigkas yung interpretasyon. Oh, bibigyan na lang nila ng masamang kahulugan. Di ba? Ganon na mga bitter, ayaw nila ng gumaganda. Kasi kapag kakagalit nila yung gumagawa ng maganda, para sa kanila yung masama pa rin. Diba, hindi na lang sila magsaya kasi merong improvement yung ating mga airport. Diba? Siyempre, pag bitter, ha, kaya na yun mga ginasin siya yun eh. Kasi may kukurakuti na naman kayo. Ah, naloko na. Spencer Lacalle, daga, surot, ano pa ba? Ipis, butiki, ano pa, kuliglig. Ano pa? Impacto. Ano pa? Nuno sa punso. Ano pa? Kapre, tikbalang, manananggal, tsaka aswang. Ah, naloko na. Oh, sa lahat ng mga bagong dating, tulad ni Boss Rocket, oh, tsaka ni Boss Ron, Swan Sane, oh, nandiyan dyan na. DDS TV, naku! Ito na naman si DDS. Ayan ka na naman, ha? Nambabash ka na naman, batang pasaway. Si DDS TV, ha? Hayaan nyo lang mambash yan. Laglag, ano? Bala siya. Oo nga. Wala, laglag bala eh. Ano yon? Ano rin yon? Ano rin nila? Kagagawan din nila yon, di ba? Ay, nako. Jing Garcia. O, so, ito na mga boss. Makinig ka dyan, DDS TV, ha? Makilab. Pasok. Oo. Hoy! Dumating si Direk Freddy. Oh, sa mga hindi pa ano ha, pumupuwet kay Direk Freddy, puwetan nyo na 'yan. Ah, naloko na. Kasi sasampalin ko 'yan. Sasampalin kita ng brat. Oh! Puwetan nyo na si Direk Freddy ha. Baka mapuwitan pa ng iba yan. Wala akong kaaway. Oo, wala akong kaaway. Boss Crystal G. To si Direk Freddy nang aaway. Ha? Oo, puwitan nyo na yan. Tirahin nyo sa puwet. Sasampalin kita ng brat. Eto na. Oo, Boss Cherry Alian. Ay, naku. Ano, brosko? Ano ba? Gusto nyo ano? Ha? Hey! Oh, ito na. Oh. Pis-pis tayo kahit basher kayo dyan. Love namin kayo dito.
Oo, Victoria Moon, o, di ba? Ito na, makinig kayo ha, himay-himay natin. Yung mga tikbalang, kapre, ha? Manananggal, aswang. Lahat yan ilalaban natin sa China. Kaya kailangan nasa airport. Franklin na, ano, ah, Boss Franklin, nandiyan dyan na rin, si Martisano. Ano pa, Jocelyn Herrera na hindi pa nagla-like, share at subscribe. Lintik na yan. Pasok! LM! Pasok! Minal, pagagandahin. Ay, within 6 months from the time we take over September to next year March before Holy Week, nako, saksakan na ng division. Oh, ayan yan, ayan na ha. Ite-take over daw nila itong ano, September or November. Mga kababayan, after na nila Boss Jubel at Boss Mary Ann at Boss Carmela, Brusco, Jing Garcia, eto yan mga kababayan. Ha? After 6 months nga daw, abay nako, napakaganda na ng airport natin. Sobra, dahil parang hindi nyo naman alam yung mga nakakahiyang balita, no? Hindi lang naman surot, ipis, daga, kundi alam nyo kung ano mga kababayan? Yung pinaka-worst airport tayo sa buong mundo! Sasampalin kita ng burat. Diba? Ang pangit, diba, ng imahe ng mga airport natin. Tapos ngayon, eto mga kababayan, nakaisip ang Pangulong Bongbong Marcos, kung inyong maalala na ibalita natin na pinulong nga itong mga mayayamang mga negosyante dito sa Pilipinas, para ha, para talakayin kung ano yung maitutulong nila sa ating bansa, dahil wag na, sobrang payaman. Dahil hindi niyo naman yan may uuwi sa inyong ano eh, no? Ay hindi niyo naman isasama sa ano ninyo, sa inyong libingan. Ngayon, mga kababayan, eto na nga, oh, sumagot na itong si ano, ha? Sino na ito? Sino? Sino nakakakilala rito? Naloko na. Ramon Ang. Diba? Si Ramon Ang. Baka mami, hindi nyo kalala eh. Neshabi. Oo. Chill ka nilang. O, si Direk Freddy, tirahin nyo na yan ha. Tirahin nyo na. Oo. Nelson Gutan. Oo. Ninang Lili Tonini. Simeon Colorado Jr. Oo. Ramon Ang. Sino siya? Ramon Ang. Oh, ngayon mga kababayan, eto na, sinagot na nga. So bakit? Ang tanong, bakit kailangan pang tuligsain ng mga engot, ng mga tanga, ng mga kampon, ng mga Duterte to? Naloko na. Kasi ang mga Duterte, gusto nila sila lang. Gusto nila sila lang ang purihin. Gusto nila sila lang ang makagawa ng maganda. Na kahit na hindi naman nila ginawa, inaangkin nila. Naloko na. Diba? Huwag nating kalimutan na 30 years, walang Marcos, lahat na nangyayari pangit sa Pilipinas mula nang mawala mga Marcos. Oh, diba? 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 Pati Buaya, tagal meron sa airport. Buaya, ano, manok, pati pastillas, diba? Oh, Jerome na Solibio, yan, shout out. Ito na. Pasok. Ano? Pa-shout out kay Jessa Padilla. Oh, okay, shout out. Sino 'yun? Number 2. Pati yung air condition magiging malamig na at dadami ng upuan. Alam niyo, eventually, after 2 to 3 years, pag natapos yung bagong passenger terminal na itatayo natin, na 35 million new passenger terminal with 50 boarding gates, eh madidi-congest na rin yung terminal 1, 2, 3. Kasi maraming ngayon na sa terminal. Correct! Naloko na. Diba? Ang ganda, no? Kasi nga dyan, minsan, alam nyo, laging delayed ang flight, diba? Lagi tayong, ano, nabubwisit. So ngayon, magkakaroon na ng kapihan.
magkakaroon na ng buffet. Ramon Ann! Lagyan mo na rin ng buffet! Diba? Para naman ano, hindi na nahihirapang pila-pila doon siya may ano, Kenny Rogers. Siya may Tapa King. Diba? Oo. Oh, lagyan nyo na ng buffet. Tapos, tanggalin nyo na lahat yung mga tindahan doon. Tapos, dagdagan nyo na lang yung pamasyahe para kumita gobyerno. Naloko na. Diba? Oh, mga butete. Dami. Oh, Miguel, Gupal Corporation yan. Silang dalawa, ano, biruin mo. Maestra, pang member, uminto ang benta ng anong-ano para sa pastor na anak ng... Uy! Talaga, layo pa. Mamaya na yon, ha? Mamaya na yon. Dito muna tayo sa good news. Pa! Nagmamadali kayo. Boss Jobel, di ba? Oh, ang ganda na ng airport nila. Natin! Oo, oh, natin, ha? Natin. Ano ba yung mga pinagsasabihin? Hindi na ako makano, ha? Oy, kung makapunta na kayo sa Incheon Airport at Japan at Singapore Airport, abay, oo, nakarating na ako lahat dyan. Naloko na. Sa Davao raw, maraming ano, boy. Oh, ang ganda ng airport, eto na nga. So, kung gaganda na yung airport, mga kababayan, aba, ang daming ano niyan, epekto, 'di ba? O Starbucks, pwede rin, Boss Mac, eh, pwede na rin naman tanggalin kung ah, pwede naman, ang dami naman na nilang branch diyan sa labas yung mga 'yan eh. Bakit hindi na lang natin gawin eh, ano, 'di ba? Yung magpalagay ng buffet doon para hindi na nagugutom yung marami nating mga kababayan. O dagdagan niyo na lang ng konti, siya pa masyahe. 'Di ba? O edi ko kikita pa yung ano, yung ating mga ano, yung mga ating gobyerno, yung airport natin, di ba? Lalaki revenue, di ba? Oh, para naman doon sa mga ano, matutuwaya si Rocky. Ikaw, Edwin Arribe, gusto daw lagyan ng gay bar, di natuwa si Rocky niyan. Baka mamaya kumampi na kay Bongbong Marcos yan. Di ba? Oh. Oh, sino pa si Glenn Chong? Sino pa? Ha? Nandiyan na yung kaibigan ko, si Goryo Bicuna! Ulyanin na si Mang Canor, malapit nang sundin ni ano, Karet. Oh, tingnan nga natin kung kaya siya iligtas ni Pastor Abuloy. Naku, abangan natin. Naku. Oh, Singapore Airport, kaya abutin ng Mia. Oy, syempre, kaya yan. Oo, Marlon na Magalona, ukay-ukay lagyan rain. Ganun. Okay. Tagin nyo na rin junk shop. Naloko na. Boss GB. Oh. Mandirillera. Oh. Boss Janwell Libra. Leticia Texon. Sino pa? Oh, shout out. Ata na. 1, 2, 3. Mga offices, mga kung ano-ano, na nag-occupied ng space na dapat para sa passenger, eh napunta sa kanila. So, gaganda po yan. Short term, 6 months, wala na ng traffic, gaganda na. 1 year, mas gaganda pa uli dahil matatapos yung mga infrastructure. And then 3 years later, pag natapos yung bagong terminal building, ay saksakan na ng ganda. Alam mo, ay saksakan na ng ganda? Naloko na. Ulito taro, ano naman nag-ano, nakagawa ba ng maganda si ano, Boss Mike si ang mga dutae? Lang ako matandaan. May amnesia ko diyan. Oo. Nandiyan na si Domingo Manuel Jr. Oh, shout out sa inyo. Oh, okay na naman pa. Yangay ganod, naman pa makan, 'di ba? Pupunta ka do, sabi ko nga sa inyo, buffet. Oh, Florent Tina. Oh, boss. Oh, sir. Mike, ano? Ayaw lang mga Duterte. Maganda ang naiya. Eh, syempre, ayaw nga nila. Diba? Kaya ganun. Oh, eh, yun na nga. Oh, tingnan nyo. After 3 years, talaga namang super ganda na naman airport natin. Eto na yung sinasabi ko. Pag gumanda ang airport natin, may inganyo yung mga turista.
lalakas ang turismo sa atin. Pag lumakas ang turismo, maraming kikita, maraming magkakatrabaho, maraming oportunidad para kumita, marami nating mga kababayan na ayaw na ayaw na ayaw nila. Di ba? Philip Capetolo, kilala ko yung nagsasalita, yung kalaban ng mga magnito ng mga abeng. Hinako, Beverly. Oo, kay Ramon ang... Sige. Naman tayo mga Pilipino, marami naghahati tsaka marami sumusundo. Ang tawag na meters and greeters. So, masosolve natin yung mga problemang yan. Hindi lang yung mga parating, kundi pati rin yung mga sumusundo ang magbibenepisyo sa mga bagong, paparating na bagong pagbabago ng airport natin. Diba, baby? Pagkulitan ko na, tinawag akong baby ni Jen, no? Baby ko yan, eh. Naloko na. Galit na naman ang mga bitter. Siyempre. Ganon talaga. Ayaw nila ng ganon na nakakatulong. Sagot yung baby ko, ha. Naloko na. Sabi ni Boss GB, galing-galing. Yes, baby. Diba? Pati yung mga sumusundot. Siyempre, tsaka yung mga parking lot. Naloko na. Para hindi ma-board. Diba? Para hindi ma-board. Oo, karamihan doon, ha? Pag umuga yung mga sasakyan sa parking lot. Naloko na. Alam nyo na. Puro kalokohan tayo rito, eh. Boss Mike, ang landi-landi mo talaga. Tinawag akong baby, eh. Ano ba, mysterious? Diba? Eto na, tuloy na natin to. Sira mo lang para meron pa akong isang good news, ha? Hindi lang yan. Kasi yung iba naghanap, ano nagawa ni Junior Marcos? Ano ginawa ni Marcos Junior? Ano ginawa ni Marcos Junior? Ay, nako. Next! Pagagandahin. Tama na. Next na tayo, ha? Next. Parking at Papa Aircon. Ay, naku, pati aircon. Pwede, di ba? Gawain mo, Boss Mike. Uy! Pinagsasya mo yung lablesses, ha? John Bag, ang harot mo, Boss. Tama na landi. Alam nyo kayo, gusto nyo kayo lang malandi, eh. Nasaan na si Ai Chang? Si Takero, nasaan na? Naloko na. O na. Baby, sandali lang, ha. eto na. Ninang Lili Tonini, shoutout. May Linby, ikaw, ha. Masarap, Boss Philip Carino. Mapapaganon ko, oh. Huwag mo na hanapin si Takiro. Nandito naman ako. Sige, Limuel. Ay, Chang. Bira. Limuel, si Junbag na lang. Si Angel Virus Ram. Nandiyan dyan na rin. Pasok! Ni Comelec Chairman George Garcia na ginagawa ng komisyon ang lahat ng inisyatibo upang maging kaaya-aya ang pagboto ng mga Pilipino. Anya pa, kung may isang bagay man na pantay-pantay ang bawat isa sa bansang ito, mahirap man or mayaman, ito ay ang karapatang bumoto. Dahil dito ay inikayat ni Garcia ang lahat na magparehistro at samantalahin ang mga aktibidad ng Comelec sa pagpaparehistro. Sinabi pa ng opisyal na sa darating na halalan, maraming pagbabago at inobasyon ang kanilang gagawin. Diba? Sa darating na halalan ng 2025, lahat po ng nakatatanda, may kapansanan, yan. Mga nagdadalang tao, pabubutuhin namin kayo ng alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7, exclusive sa inyo lahat. Yun! Yan dapat! Diba?
Ganda ng mga ano, Edith Villanueva. Oh, Boss Mike, di ka na natutulog siguro kasi madami kang ano, katabing ano. Anong girl lalo? Di ba bakla nga ako? Oy! Goryo! Bro, Mike, pansinin nyo naman yung ano, kabayong namimigay ng lugaw. Wag na, laos na, laos na. Oo, laos na. Si ano, si Yulen, magkikita sila. Gigi Mi, na late na na naman. Oo, Isaac Altahara. Naku, Boss Mike, magandang gabi. Naka-like na. Oh, yung iba, hindi pa. Ah, shoutout sa 500 taong nanonood. Ewan ko dito sa mga to, nakikimarites lang eh. Ah, Boss Mike, daming chicks dito. Saan? Wala, yoko ng chicks. Ah, naloko na. Isa lang, pagka may isa ko, okay na yon. Oo. Di ba? Tawa-tawa ka dyan, ha? Goryo, ha? Ikaw talaga. Oo, oh, eto na, painggan ninyo. Painggan ninyo. Sige, pasok. Pangalawa po, gagawin po natin ang mall voting. Lahat po ng mga kababayan natin na nakatanda sa paligid ng isang mall, pabubutuhin na lang po natin sila sa mall na yan. Oy! Ayan, ha? Lahat ng mga... Ha? Malalapit sa mga mall, ha? Oo. Ha? Sa mga mall, mga kababayan, ay hindi na kayo pupunta sa mga eskwelahan. Ha? Oo. Diana Torres. Aba, ang dami natin bago. Oo. May O'Neill. Aba, sabi ni BNK, hindi ka naman daw B. Ano B? Oo. Oo. DJ Byron. Oy! Sa mga hindi pa nakakatira, ha? Sa puwet ni DJ. Tirahin nyo na yan, oy! Baka mami, hindi nyo pa tinitira yan. Matira pa ng iba yan. Oy, ikaw ha, Ramel Cruz. Tirahin nyo na yan. Oo, sa lahat ng mga bagong dating, si Daisy. Oo, Ninang Lilito Nini, tirahin mo na yan. Oo, Lady Oria, hello po. Oh, mga bago dito to. Oo. Pakilala mo si Jeneline. Pinakilala ko na ka kanina. Ikaw, Ninang, ang arte-arte mo, gawin mong tatlo yon. Isa lang, ang kuripot-kuripot mo, ha? Oo, RR Gem, hello po. Sa mga bago. Eto na, makinig kayo, makinig. Hindi na po sila boboto sa mismong elementary school. First time po sa kasaysayan natin sa eleksyon. Pabobotohin natin yung mga kababayan natin abroad using the internet. Hindi na kinakailangan po. Ah, makinig kayo mga OFW natin mga kababayan. Naloko na. Ay! Ilocanong Barat, Maritel. Shout out sa inyo lahat. Ha? Kita nyo ha. Yung mga kababayan natin na nasa abroad, huwag na ho kayong pupunta saan? Sa mga embahada para bumoto. Ano ang gagawin ninyo? Naku, magkakaroon na lang ng apps para dun kayo bumoto. Mighty Baisa, di ba? Yan ang sinasabi ko, daming pagbabagong, ano, alam niyo yung mga bagay-bagay na hindi naman tayo dapat mahirapan, pero parang bakit hindi nagagawa? Pero ngayon alam niyo mga kabayan, good news, eto na. Eto na. Ah, naloko na. Oh, Boss Linda. Oh, eto na. Oh, yayan, very good. May bosses kaming OFW, di ba? Oh, Jin kasi ano, Kamisaryo. Yes po, good news po 'yan, di ba? Para sa inyo. Pero mo, hindi na kayo lalabas ng bahay nyo. Oh, maglabing-labing na lang kayo ng mga asawa at jowa nyo. Oh, kaysa yung aabalahin pa kayo, pipila pa kayo, Boss May O'Neill, di ba? Oh, nanonood dyan sa may Madrid. Oh, sarap tumambay dito. Di naman. Di naman, ano ba? Oh, di ba? Oh, edi, kaysa naubos nyo yung oras nyo, oh, yayangga-yangga na lang kayo sa cellphone nyo. Gusto ko si Kibuloy for president! Ah, naloko na. Di ba? Gusto ko vice president! Si ginawa niyo ng presidente si ano Kibuloy, i-gawin niyo ng vice si Senior Aguila. Ah, naloko na. Diba, Boss Randy? Oh. Tapos ano Boss Alina, yeah, I thank you ha. Oh, yan, Boss Rex, the inspector.
Oo, nandiyan na rin si Dr. Alec. Oh. Gusto kong senador si ano, si Roque. Sino? Para hindi na nagdadaldal at hindi na mananampal si Glenn Chong. Oh, di ba? Oh, para hindi na rin na ano, kuda lang kuda. Sama nyo na si Maharlika. Naloko na. Yayanga-yanga na lang kayo, oh. Dot-dot lang. Di ba? Pwede na. Di ba? Pa-shoutout, oh, sa mga di pa nagla-like, shoutout daw. Oh, ang haba ng pila ng kasi pagbotohan, oh, kaya nga. Ba? Bote na lang talaga, no? Oh, paano kaya yung 20 years na di na bumoboto? Eh, ba'y magparehistro kayo, Mando, ha? Si Panelo Boschman. Oh, nga! Dali. Sorry naman. Oh, eto na. Oh, boto na natin si Panelo. Nakakatatlong termino na sa talo. Maawa naman kayo. Diba? Oh, isama nyo na si ano, Sandra Cam. Naloko na. Sakit! Oo, huwag kayo mag-alala. Sigurado ang bayan, ang, ha? Ang bida. Naloko na. Kayo talaga mga ano, kung ano nung binabanggit nyo. Ha? O sige na, tuloy na natin to. Lalandi nyo. Pumunta ng mga kababayan natin sa mga embahada. Pwede na silang makaboto sa pamamagitan ng kanilang cellphone. Sa darating din halalan ko, hindi na kayo masyado mahihirapan maghanap ng pangalan nyo sa bawat presinto. Sa labas ng bawat presinto, hindi lang pangalan nyo ang nakalagay doon pati mga pictures ng bawat botante. Upang magiging madali ang pagboto ng bawat isa, magiging madali ang paghahanap ng mga pangalan. Sa Galing, no? Galing, no? Galing! Very good! Very good! Ang galing ng nakaisip niyan, ano? Bakit kayo hindi naiisip ng mga Duterte yun nun? Boss Mike, paano naman maiisip yun? Siyempre, uunahin yung mga bilyon-bilyon. Ay, ganun ba, anino? So, anong bilyon? Hindi ba meron trillion, 51 billion? Si Sarah gumastos 105 million. Aga, balaga. Si anino, daming alam. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi nakagawa ng ganyan si Duterte. Ah, yung pala yun. Ay, nako. Ayos na. Louie Ano Nuevo. Pachuchay. Borbo Mike. Matatapos. Ano? Patapos na yung app natin. Ito, yung app para kina Mangkanor. Pastor. Ha? Ah, sino pa? Abuloy, Glenn Chong, Harry Roque, and Dar Gang. Okay na ba yung name na Alpha AA? Ano sa tingin mo, bro? Edi, magaling ka mag-isip dyan, Direk. Edi, ikaw na. Naloko na. Mrs. Perez, Lord Glenn, Pepe Malosyo, The Red, ah, The Real Mr. and Mrs. Smith. Sino pang hindi? Yung Peke, wala pa? Ah, sige, pasok. Ang galing, no? Ang galing na naisip. Ang galing ng naisip. Eto ngayon. Ah, eto, naisip ng Comelec, ha? Sa tingin nyo, maiisip ni Glenn Chong yan? Naloko na. Diba? Maiisip ba ni Glenn Chong yan? Uy, Bus GB. Kung makasurayda ka naman, kaibigan ko yun. Uy. Sa tingin nyo, yan, Comelec, oh. Maiisip ba ni Glenn Chong yun kung naging commissioner yun dyan o naging chairman yun dyan? Diba? Ano ang bad news? Dali lang, good news muna tayo. Busha, bus di pa ako tapos. Tirahin muna natin si Glenn Chong ng berry light. Naloko na. Diba? Maiisip kaya ni Glenn Chong kung pinagbigyan ng administrasyong Marcos na maging Comelec chairman or ano pa dyan sa may Comelec si Glenn Chong? Ha? Yuli Binuya, di ba? Preach Jutes, oh. Alice Pio, sino pa? Oh, si Glenn Chong, dating ano, tropa ni Kabayo yan, syempre. Oh, Sonito Vargas Channel, oh, di ba? Eto na. Piliano,
kung si Glenn Chong sakasakali, paano niya kaya isipin yan? Eh kung ang alam nga lang daw niya, eh malampal. Diba? Naloko na. Ang bad. May kaso siya. Ay, hindi kaya ni Glenn Chong yan. Manampal lang ang alam no. Utal, diba? Bing Oleo, magandang gabi po. Oo, eto na. Sige, tapusin na natin to para sa good news naman tayo. Ay, bad news. Para tinahala na ng 2025, makabagong makina po yung ating gagamitin. Yan po ang paraan natin upang maging kaaya-aya ang pagboto ng bawat isa ng mga... Bago na daw ang mga makinang gagamitin. So nasaan na yung sinasabi ni Glenn Chong? Na mananatili ang Smartmatic. Ha? Oh, dahil daw sa pakikipag-usap para daw manatili ang Smartmatic. Ah, naloko na. Hmm, di ba? Go, GC, ano? GC may ano, disbarment. Inako. Kung di ba naman na isa't kalahating engot talaga si Glenn Chong, di ba? Pakits matyas. Oh, parang may relasyon si Glenn Chong at Maharlika. Ay, talaga? Ah, naloko na. Loko tong si Pakits matyas. Oh, Tiger Eyes. Oh, oh, shout out po. Yoli Binuya. Mighty Baisa. Oh, Nelson Gutan. May O'Neill. PBBM lang malakas. Eto na. Makapapayan natin. Sa muli, paalala ni Garcia sa publiko na ang bawat boto na meron ng isang Pilipino ay boto para sa ating kinabukasan. Correct! Estrella! Si Mana, oh, ano, sabi, nakaka-excite umuwi pag nagawa na, na-renovate na ang NAIA from Hong Kong. Anak ko, di ba? Sarap umuwi niyan. Ganda ng airport natin. Siyempre! Oh, di ba? Dapat tanggalin ng lisensya si Glenn Chong. Talaga? Oh, vape pa more. Hindi ako nagbe-vape na. Oh, Lito, Tamblado, hindi mananampal. Oh, ano, mangungurot yan. Miss you, baby tiger daw. Oh, Maria, Madrid, Becky yata si Chong. Ngayon lang alam? Dapat mag-ano, legislate ng ano, partial hybrid election, may vote counting na sa ilan para ma-check kung ano, kung tugma ang boto. Malamang naman, 'di ba? Sir Mike, wag ka mag-ano ha, haharap kay Glenn Chong, baka luhuran talaga. Gagalit si ano, Jen, si Jen Angel. Ay, nako. Ano? Oh, all board ka, ano? Ano? Ano, hindi ko may... Sabi ni Mysterious, ano? All board ka, ading ko. Jackam mo. Oh, madismart na yan si Glenn Chong. Oh, sige. Ito na, bad news! Bad news! Pasok! Ang ating PBBM. Oh, eto na naman. Siyempre, alam nyo na. Ha? Magdedeklara daw ng martial law si Pangulong Bongbong Marcos. Magagalit sila eh. Pasok, Roque. Bagamat nagsalita na maanghang si Presidente sa Australia na parabagang magsisimula na ang gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Yan ang sinasabi ko, di ba? Oh, naniniwala na ba kayo sa mga chika bells ko? Sabi ko sa inyo, hindi lang ako... Naloko na. Ilang beses ko itong chinika sa inyo, yung gera-gera na yan, ha? Huwag na masyala matuloy. Oo, diba? Onig sa Osnola. Oo, diba? Shock, mami, si Roque. Biktima. Ari ng sablay, si Roque. Ano kaya tinitira ni... Ano? Ewan ko. Ah, oh, Felix Ison, ano, nakikisimpatya. Ano? Oh, bahala kayo. Oh, ito na. Abay, mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Ah, oh, yan na, kakampihan niya yan.
Hintayin nyo si Rocky ay kakampi ng China. Si Rocky ay tatakbong senador sa China. Hindi kasi manalo dito sa Pilipina. Kaya tatarayin niya doon sa China, baka pwede doon tumakbo. Naloko na. Oh, eto na. Makinig kayo maigi, ha. Yung sinasabi ko sa yung chika, tandaan nyo yun. Matagal kong sinabi sa inyo, ha. Boss Rex the Inspector, ha. Magandang tandem na lang ni Glenn Chong at ni ano Senator ko. Pareha silang Chong. Go. Pasok. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin, lulusubin na ng China ang teritoryo ng Pilipinas. Ayan na! Si, ano yan ha, si Rocky, kasi nga ang Pangulong Bongbong Marcos, nagbigkas nga. O, mag-like muna kayo bago manampal si to. Corny Chekwa, di ba? Yolanda Espiritu, aba. Tanda mo ba yan, Lord Glenn? Boss Jade ko na, ano, ha, Coronado. Oh, nagmarites. Eh, sabi ko sa inyo, eh, nakaabot si Hajar, Hajar Moreno. Oh, di mangyayari po yan. Oh, Joanna Pedaliza, ah, Pedaliza. Oh, si Butanting, ano, naku. Sige, tuloy natin to. Tingnan nyo kung paano niya kampiyan ng China. Nodo tayo forever. Jobert Bautista. O, oh, Jing Garcia, si Andanar nasa China. At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? Kasi sa panahon ngayon na sinusupil ang malay ang pananalita sa pamamagitan ng pagkulong kay Ka Eric at kay Dr. Badoy, sa pamamagitan ng pagsasara ng SMNI, pamamagitan ng pag-aareso ng Kongreso. Ay, naku, siningit pa yon. Rebecca Navarrete at si Annabella Mangabat. O, pasok. Eh, para bagang ito ay preparatory to martial law. At ano naman po kinalaman ng martial law doon sa sinabi ni PBBM, baka i-annex ng China ang ating teritoryo? Eh kasi po, sa ating saligang batas, dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente. Yan. Ayan na, yan na. Papaliwanag niya. Pero, baliwala. Pero alam nyo, yung mga chinichismis natin, yung mga chinichismis natin, di ba? Di ba? Yung mga chinichismis natin, nandiyan na si Takero! Nandiyan na si Ai Chang. Takero, nandiyan si Ai Chang. Shout out sa insan kong Pogi. Uy! Takero, ipapakilala na ako sa'yo. Ah, naloko na. Tumigil ka. Oh, totoo ata ang chika mo, Boss Mike. Ay, sabi ko sa iyo, unawain nyo lang ito. Oo, unawain nyo lang ito. Mauunawaan nyo yung mga chika ko na nagagalit kayo. Ah, naloko na. Diba, Boss Len? Oh, nandiyan si Len Martin. Oh, yan. Oh, sige. Oh, sige. Sasian. Oh, sino pa? Oh. Bahala kayo. Basta sinabi ko na sa inyo ito, ha? Sinabi ko na ito. Yung paglusob, ganyan. Yung paggera. Ito ay invasion o pananakop, panlulusob na isang dayuhang bansa sa Pilipinas or di naman kaya insurrection. Yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Eh di ba kapag sinabi niyang mag-a-annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya, malapit na ang invasion ng China. Hala! sige, pasok. At ang nakakatakot po ha, ito po ha, hindi sa ako'y pro-China. Pero ako po'y nag-aral ng international law at ng admiralty law. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Ah, yan na. Tingnan nyo kung paano niya ipagtatanggol ang China. Pinapalabas niya na tayo pa ang mali. Tayo pa ang mali. Sige. Nandiyan na rin si Semper. Oo. Uy, Semper! Oo. Oo, nandiyan dyan na si ano, Luis Rey. Nandiyan na rin si Maria Luisa. Uy, naku naman. Thank you. Oh, matutubos ko na yung pusa ko.
naloko na. Emily Vasquez Lanit. Ano yan? Tataon. O, oh, dapat, ano, Lucas Bautista, Boss Mike, parang, ano, hawig nyo si, ano, Jake Magnus. Jake, Jackie Apil. O, oh, sino pa dyan? Almer's Vlog. O, oh, sino pa? O, oh, shoutout po sa inyong lahat, ha? O, oh, oh, yan na, yan na. Sige, sige. Eto na. Yung request nyo. Sasampalin kita ng brat. Pasok. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule. Ah, ililiko niyan. Galing magliko, abogado talaga eh. Alam niyo yon? Oh, ang galing magliko nito. Sasampalin kita ng brat. Biruin nyo, nahanapan pa niya ng ano, ng katwiran yung pagkakamali na, ng China. Eh, halatang halata naman talagang pinagbabangga tayo. Halatang halata, hindi niya yata nakikita yung pagbomba ng tubig ng mga barko ng China, Boss Richard Soriano. Diba? Hindi ba niya nakikita yon? Makinig ka dito, ha? Oo, oh, makinig ka, Takero. Oo. Oh. Oo, oh, good night, oo. Oh. Direct Koryo. Hindi niya alam. Thank you sa pa-shoutout. Sabi dito, walang naku, malit na bagay po yan. Almer's Vlog. Oh, pasok. Right-hand drive. Pag mag-overtake tayo, nasa left side ang ang ating overtake. Pero kapag right-hand drive, baliktad po. Sa kabila ka, mag-overtake. Eh kung titignan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan. Ayan na! Lumalabas po na parang tayong nang bangga. Oh, kita niyo, pinalabas pa ang tayo na bangga! Sasampalin kita ng brat. Grabe, no? Sabi, no, tingnan niyo, nagawang pa niya ng paraan na tayo pang mali, imbis na tayo yung ano. Sasampalin kita ng brat. Sige. Alam nyo itong mga ito nung panahon ng mga makapili, no? Dapat itong mga ito pinagta-target. Hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left-hand drive. Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. So ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Kasi nga left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. Eh lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi. Nandun na tayo. Sige na, nasa kanan na kung nasa kanan, ha? Baka hindi niya alam na ginigit-git tayo ng mga barko. Dinidikitan ng mga barko kaya nagkakabanggaan. Sinasadya nilang dumikit. Diba? Oh, tapos parang pinangangatwiranan pa na ibig bang sabihin dahil pag dumidikit yung barko sa inyo, kahit na nasa kanan siya, 'di ba? O nasa kaliwa kung sino man ang tama, eh kailangan lumayo na tayo, ganon? 'Di ba? Sasampalin kita ng brat. Daniel Osho. Sinasadya nga eh. Sasampalin kita ng brat. Anthony Paul. Sasampalin kita ng brat. Biruin mo na, sisi pa tayo. Sarili mong bayan? Sinisi mo sarili mong kababayan? Hayden Lee o Alfredo Roman. Ewan ko dito. Ikaw na, maging ano, botanteng. Sasampalin kita ng brat. Yun na nga, Tiger Eyes, ang laki-laki ng dagat, bakit sila gigit-git? Kasi itinataboy tayo. Hinaharangan nila yung mga daanan, yung way papunta dun sa patutunguhan ng mga barko natin. So anong gagawin ng mga barko natin? So habang ginigit-git tayo at hinaharang, lalayo tayo, ganon. Iiwas na tayo dun sa linya ng tatahakin natin, yung direction natin, papunta dun sa teritoryo natin. Ganon ang gusto na itong hinayupak na ito. Sasampalin kita ng brat. Hahaha.
Ang gigigil ako ng very, very long. Sasampalin kita ng brat. Cecilia Estrella, sandali lang ha. Gusto ko lang makamove on ng konti. Sasampalin kita ng brat. Nagsisikip yung dibdib ko. Sasampalin kita ng brat. Diba? Sasampalin kita ng brat. Alam mong gagaling ng mga walang yan, no? Yung bang alam mong tama ka, pag sila nangatwiran, mapapaisip ka pa eh. Ako nga ba may kasalanan? Diba? May ganun eh, no? Ako nga ba may kasalanan? Alam mo naman tama ka, diba? Pero mapapaisip ka, oo nga, no? Baka ako nga may kasalanan. Sasampalin kita ng brat. Oh, eto na. Lakay Vlog, shout out. Oh, Amante Yoke. Oh, shout out. Ano ba yung Roque? Abogado ka ba o ano? Abogado ng China. Adonis. Oh, oh, boss. Ramil Cruz. Oh, oh, boss Mike. Dapat yan. Pinapakain siya mga pating. Ha? Ah, sarap sampalin ng mukha ni Roque. Ang... so, Randy Saavedra. Mark Anthony. Agustin. Ano? Oh, oh. Gaslighting ang tawag dyan. Oh. Marjorie Tabok-tabok. Oh, sige, pasok. Roque. Hindi siya dapat naroon. Dapat nasa starboard side. So para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan yung... Oh, sisihin mo na naman si PBBM! Sampalin kita ng brat. Kasalanan na naman ni PBBM to. Ang galing gumawa ng kwento. Kahit kitang-kita naman natin, di ba? Ano ba itong mga to? Ang lalaki ng mga mata, pero bakit parang tila bulag sa mga pang-gagago ng China sa atin? Ano ba to? Sasampalin kita ng brat. Di ba? Oo, oo. Ray Ballesteros, Mami Terry, Shara, Benditalo. Oh, ano, sikuhin mo ko ang uso niyan. Naku, sige na nga. Oh, makabagong makapili, Pipi Malonso, 'di ba? Anyway, demokrasya tol, sabi ni Robin. Oh, oh, demokrasya, yung burat daw ang ano. Ang game. Ambassador natin na to Washington DC na si Babes Romualdez at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Speaker, eh para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan. At gumagawa talaga sila ng hakbang para ba mababait yung mga Chino na gumamit ang dahas laban sa atin. Oh, kita nyo, di ba? Parang kasalanan na talaga natin. Sasampalin kita ng brat. Kasalanan natin. Oo, kasalanan natin yan. Di ba, Roque? Kasalanan namin. Sasampalin kita ng brat. Oh, sige, tuloy. Dati-rating, iniisip ko lang, eh baka ito ay para nga ang Chino ay gumamit pa ng mas maraming dahas tapos magre-reklamo sila sa mga Amerikano na halina kayo, tulungan nyo na kami. Meron kaming Mutual Defense Treaty, tulungan nyo na kami. So, pwede pa rin po yun. Kaya lang, ang sinasabi ko sa... So, parang pinapalabas niya, tayo pa talaga yung may kasalanan. Sasampalin kita ng brat. Parang sinasabi niya, parang sinasabi niya Balentong, sinasabi niya na parang tayo pa yung ano, yung nananadya. Para magalit daw yung China. Diyos ko po. Sasampalin kita ng brat. Diba? Jeff Habar. JJ News TV. O pananakot ni Harimau. Yan na nga. O tuloy. Inyo, nangyari na po yan ng Scarborough Shoal. At ang nangyari, in-invoke na ni Noynoy Aquino na tulungan tayo dahil sa Mutual Defense Treaty. Ang ginawa ng Amerikano, ay nako, sige, nakipag-negotiate na ako sa China, umalis kayo dyan sa Scarborough Shoal, aalis din sila. Pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino at nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Binenta nyo!
sasampalin kita ng burat. Gumawa ng kwento para palusutan yung ano, yung sinabi ng ano, official ng China na meron silang kasunduan ni Digong. Magaling, magaling, magaling. Sasampalin kita ng burat. Magaling, no? Hmm. Ang ano, ang Philippine Coast Guard, hindi abusado, tapos atin yan. Oo nga. Eh kay Rocky kasi ito, parang abogado. Abogado ng incheck. Oo. Lockdit mo, Harimau, kung ano mo, Arthur Barrera. Oh, nandyan na. Oh, sige, Rolando Rusta, daming palusot. Pa? Binenta nyo eh. Nakapagkasundo si amo mo eh. Hmm. Pero sila ba'y tumulong sa atin? Hindi. Kasi alam nyo naman, ang China ang pinakamalaking trading partner ng Amerika, ang pinakamalaking pinag-uutangan ng Amerika. Kapag sila'y nagkagera, can you imagine, lahat ng assets ng isa't isa, frozen. Sweet. Sasampalin kita ng burat. Alam mo, Roque, pangangaralan lang kita. Sino ba may gusto ng gera? Kami ba gusto namin ng gera? 'Di ba? Baka China gusto, baka Amerika gusto, pero ang Pilipinas ayaw ng gera. Ngayon, baka ayaw din nila. Eh bakit hindi niyo na lang ibalik yung teritoryo namin sa Pilipinas kasi ito si Roque, doon naman to sa China. Sasampalin kita ng burat. 'Di ba? Kayong mga kasama ng mga China na mga dating mga Pilipino na inampon na ng China, ibalik nyo lang yung teritoryo ng Pilipinas, wala nang gulo. Ano yung kinikwento mong gera ganito, gera ni ganyan, gera ni ganun? Ang dami mong kwento. Hindi naman kami ano dyan eh. Ayong, sino ba may gusto na Pilipino ng gera? Diba? Ang gusto namin, balik nyo lang yung teritoryo ng Pilipinas. Balik nyo, Harry Roque! Sasampalin kita ng burat. Diba? Oo, umalis sila. O, meron pa ba tayong ano, pag-uusapan? Eh, yan lang naman yung pinaglalaban natin eh. Pinaglalaban lang natin yung teritoryo natin. Eh, bakit pa tayo pupunta sa gera-gera? Kayo lang may gusto niyan. Diba? Tik-ulam man taulo na, diba? Eh bakit pinupunta mo sa pananakot para takutin ang taong bayan sa gera-gera nyo? Oh, gusto nyo kaming girahin? Oh yeah, ito, so, ito mga ampon ng China to. Diba? Oh, di ba? Oh, baby unite. Oh, sa lausaw, data nga, abogado, kung alam mo. Ha? Hmm. Di ba? Fake news nga eh. Gumagawa ng kwento para takutin ang taong bayan. Para nga naman, ano, okay, huwag na tayong kumampi sa Amerika. Ganun eh, no? Ewan ko dito sa mga ito. Danilo Contre. Ha? Hmm. Decide para sa kanilang dalawa na maggirahan. Oh. So sa akin, kahit anong bait na gawin ng Pilipinas, hindi lulusob ang Amerika sa ngalan ng Pilipinas. Although, yan ang sinasabi ni Biden. We will stand by our ally in Asia and the Pacific. Narinig nyo na ba yun? Oh, ulitin ko ha. Para maniwala ka siya, chismax. Oh. Although, yan ang sinasabi ni Biden. We will stand by our ally. Ang isa't isa, frozen. Suicide para sa kanilang dalawa na maggirahan. Mm. So sa akin, kahit anong bait na gawin ng Pilipinas, hindi lulusob ang Amerika sa ngalan ng Pilipinas. Although, yan ang... Hindi daw lulusob ang Amerika, sabi ni Harry Mao. Naniniwala ba kayo doon? Ah. So parang sinasabi niya, hindi naman kayo tutulungan ng Amerika. Ibigay nyo na lang sa amin. Oh, kasi incheck na to eh. Sasampalin kita ng bura. Kaya nga... Kaya nga, Harry Mao, di ba? Sarah Mao, si Digong, di ba? Sino? Bato Gan.
Ha? Oh, si Bunggo, si Sara, si Baste, si Pulong. Oh, sino pa? Si Panelo. Sino pa? 'Di ba? Oh, mga incheck na 'yan. Dami nyo pang sinasatsat. Ibalik nyo ang teritoryo ng Pilipinas. Oo, di ba, busabos? Pwede ma-invoke ang Mutual Defense Treaty pero approved ng US Congress dapat. Ay, nako, Eduardo. Sorry talaga. Si Mo. Si Robin. Ayan, sino pa? Si Tulpo. Rika Labian. Si Chanko. Ano? Ba't si... Ah, si... Hindi, si Chong. Chonggo. Ah, si Chonggo pala yun. Si Pacquiao. Si Maudix. Oh, di ba? Oh. Ito mga ito eh. Ito. Daming pananakot eh. Si... Si Bukeke. Si Suraida. Uy! Si Jokla. Sino naman yon? Grabe kayo, ha? Si, syukuran, no comment. Uy! Oh, sige na! Sinasabi ni Biden, we will stand by our ally in Asia and the Pacific, the Philippines. Charot! Dahil nangyari na po yan sa ating kasaysayan. Charot! Sasampaling kita ng brat. Reverse nila yun. Oo. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, bago matapos ang taon, dyan natin magkakaalaman. Oo. Si Sincha. Si Sasot. Si Aling Maliit. Si Kepias. Uy! Ay, talaga ha. Oo, bago matapos ang taon, doon natin malalaman ha. Chika ko sa inyo. Huwag niyong kakalimutan yung chika, 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 boom, boom, di ba? Charot ka rin. Charot ka rin. Garido Miguel, si... Oh, hindi kasama. Wow, huwag niyo isasama. Oo. Yun na lang. Si Byron. Si Kalbo. Si Notpa. Oh, yun mga yun. Oh, game, tuloy. Noong Scarborough Shoal, hindi naman sila sumaklolo. Pansinin niyo po ah. Kaya hindi sila sumaklolo ng mga panahon na yon, ang sinasabi nila, hindi sila kumakampi sa agawang teritoryo. Pero ngayon, ang linya nila, kakampi na kami dahil kinakailangan ma-promote ang freedom of the high seas. Pero paano kakampi sa inyo, inaaway niyo? Sasampalin kita ng brat. Diba? Paano kakampi tong mga ito? Ay naaway nila. Diba? Eh ngayon, kabati ni Pangulong Bongbong Marcos. O, diba? 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 O, good mood at very energetic si ano, ha? O. Yun na nga! You think na sa Pilipinas, ano, Pinas lang at neighboring countries, banta ang China. China is a world threat, diba? At UN na ang nagsabi niyan, Hari Mao. Kahit nga yung India, galit na galit yun eh. Diba? Yung kakampi lang yata nila, yung ano eh, yung Russia. Sige, tuloy! Come on. Sa totoo lang po, una-una, hindi naman sila po pwede makipagyera sa Amerika na walang congressional approval. So miski, may obligation sila na rumes back sa atin, kung hindi naman sila payagan ng Kongreso, hindi mangyayari yon. So, ibigay na lang natin ang teritoryo natin sa China. Yun ang gusto niyang sabihin. Diba? Minura pa ang US President. Kaya nga, paano nga kakampi sa mga damuhong ito, Mar de la Cruz? Inaaway nila, minumura nilang presidente. Tapos gusto niyo tulungan kayo? Sasampalin kita ng brat.
Anyways. Yan yun na si Ari Mau. Oh, hoy, abogadong Roque, bobo ka. Ah, oh, banat si sabi ni Apong Yorini. Ah, oh, eto na. Pasok, nakpo ha, eto, yung pera daw. Sabi rito ha, sa susunod natin topic, pera daw. Nakpo. Yung pera daw ni ano, ni mukhang tama tayo siya hinala natin, mga boss. Ha? Mukhang tama yung hinala natin, Boss GB, Rolando Rusia, Motion Science. Oo, oh, ang kapal ng mukha. Hindi na nahiya. Ulo-ulo lang. Oh, ganun. Ha? Okay, sige. Dito na tayo. Nakinig kayo, ha? Ganun po ang aking conclusion dyan based nun sa aming investigasyon at pagpo-profile. Oh. Hindi ito susulpot lang ng parang ano lang, no? Na administrator siya. Oh. Kung wala siyang interest dyan. Yun! Sasampalin kita ng brat. Sorry. Oh, sige, tuloy muna natin to. Kasi kung ikaw may-ari ka ng iba't ibang properties, of all the people sa Pilipinas, no? Si Duterte pa yung gagawin mo na administrator. Diba? Correct! Eh, ano yan? Yung mga ganyang godfather type na na pag-uugali, eh, aangkinin yung property mo. Mm. Pero, unless sa kanya naman to begin with, no? Ah! Dami na may cross kay ano? Ah, ulit. Byron Monares, si Kulaong Sher, kailan mo itatapi? Kawawa naman. Nananlilimos na nga lang. Elizabeth Andal, ha? Oo, tamang-tama. O, sige, ito, Benjo Bandal, ha? O, pasok ulit. Ganun po ang aking conclusion dyan. Based on yan! Ano yung conclusion mo dyan? Senator! Investigasyon at pagpo-profile. Pin-profile na nga nila itong si ano, Kibuloy at saka si Digong. Bakit ganon? Ano yon? Hindi to susulpot lang ng parang ano lang, no? Na administrator siya. Correct! Bakit bigla na lang susulpot, biglang administrator ng lahat ng ari-arian ni Kibuloy? Naloko na. Ano ang ibig sabihin noon? Naloko na. Tulad ng mga tinalaki natin noong mga nakaraan. Naloko na. Diba? Oo. Sige, pasok. Kung wala siyang interest dyan. Siyempre meron! Naloko na. Boom! Panes! Boom! Boom! Panes! Boom! Panes! Diba? O sabi dito ni Boss JG, obvious, pera ka, kachiching, ano, kachiching, sino si Kulaong, ano? O sabi ni Elena Tulagan, na sino si Kulaong? Yung pangit na maitim na mukhang bukbukin ang mukha, na mukhang kabayo. Naloko na. Sabi ni Pachuchay, balok mo na ang mga pinatago ko, Kibs. O baka, ano, buloy, yaman, si Duterte, makukulong, nakaw. Diba? Oo, na-realize ko, totoo ang sinasabi ni Trillanes. O, yan na nga. O, gawin nila yung para yari sila sa anti-dummy law. Sabagay, totoo yun, ha? Oo. Sige. Ano pa yon, Senator? Mr. Somebody? Kasi kung ikaw may-ari ka ng iba't ibang properties, of all the people sa Pilipinas, no? Si Duterte pa yung gagawin mo. Correct! Di pa sinabi na natin yan? Naloko na. George de la Cruz, Lenny Abraham, nanonood sa Hong Kong, di ba? Sinabi na natin yan.
Oh, halos lahat naman sinabi ni Trilling, tama naman eh. Ibalik ni Trilliane, ibalik siya, si Trilliane siya sinado. Ambot! Ah, naloko na. Huli na, Boss Mike! Huli na! Oh, baka akala nyo, marites ko lang yung sinasabi ko sa inyo, ha? Diba? Oh, ngayon, hindi lang ako nagsasabi. Sinasabi rin ni Senator. Oo, oh, oh, diba? Good evening, Boss Mike, at sa lahat na nakasubaybay. God bless and mabuhay, sabi ni Yuri Dapito. Oh. Sabi ni Boss Linda, iboboto ko yan! Sige, bahala kayo sa mga hindi pa nagla-like sa akin at nagsusubscribe. Ambot! Ronaldo Marcos, pre! Ang totoong caretaker lang ay si Kibuloy, si Duterte ang may-ari. Yun na nga. Diba? Tama. Oh, breaking news, patay na ang ama ng Pogo. Sino? Sino? Si Digong? Hala! Hoy, Gerardo Ramirez. Oh, mananalo po yan, sir. Malamang. Kayo ang galit yan, si Digong. Wag sa Caloocan. Okay na kami sa Caloocan. Ah, oh, sino daw yung namatay? Diba ang ama ng Pogo ay si ano? Si Digong? Oh, wala nga nakikinabang kay si Digong. Oh, nga. MD Root. Naku, late ka na. Naloko na. Elizabeth Andal. Oh, mananalo po yan. Sir, malama. Oh, sige, pasok. Na administrator, diba? Eh, ano yan? Yung mga ganyang godfather type na pag-uugali. Eh, ang kinin yung property mo. Correct! Ah, naloko na. Eh, Barut! Shout out! Diba? Aangkinin? Bakit aangkinin kung kanya naman? Ah, naloko na. Diba? Oo, Len Abrang, kakatuwa ka ha. Hehe, lahat ng inis mo, ilabas mo na! Kumusta na si Digong? Sabi dito, ano, tegi na? Uy, ha? Huwag kayong magsinungaling dyan. Napansin nyo, pati si Sara Duterte, pinagtatanggol si Kibuloy na may nag... Oo nga! Sinabi nga namin yan, Boss Jing Garcia, nung mga nakaraan. Oo. Hoy, Pepe Malonzo, wag mo i-delete! Oh, Alan Bilyalu, Bilyaos! Inangkin na sarili. Oh, yun na nga, inangkin na sarili. Papa Cho, shout out. 'Di ba? Ayun na nga, sige. Pero unless sa kanya naman to begin with, no? Oh, yun na nga, sa kanya talaga. Sa kanya talaga. Ah, naloko na. Sa kanya talaga. 'Di ba? Yun talaga 'yung sa kanya talaga. Kanya talaga. Ay, nako, mga buhay-buhay na mga politiko natin. Nako, ano, bukuhan na. Ha, sabi ni Jana, wala Libra, nagkakabukuhan na. Ibalik sa bayan ang mga ninakaw. Oh, natuwa ako noong binara ni Trilliane si ano, ha? Kawatano, 'di ba? Ni Nitas Vlog. Nako. Hayaan lang ang mga basher. Sotero Constantino. Kanya ang senator, ano, na bahala ang Dutertards. Pastor C. Digong. Si Trillanes ang nagsabi na marami bank account si Duterte sa buong mundo. Diba? Nako, ito. Chismis. Nabanggit mo yan. Buti na lang, Bush. Binanggit mo yan. May chismis ako. Uy, hindi pa ako sabi ko sa inyo, hindi pa ako nagmiminti sa chismis. Ready na ba kayo, ha? Ah, naloko na. Ready na ba kayo sa chismis? Uy! Eto, nako. Buti, pinaalala ni Jing Garcia. Ah, naloko na.
Oh, press one sa gusto! Kung ayaw nyo, i-end ko na to. Babay na. Press one! Dali! Ah, naloko na. Babagsak ang ekonomiya. Paano namin magpapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Gaano nga ba katagal bago umabot sa tugatog? Dito sa mundong nagkalat ang mga sulasok. Minsan hindi na matanto kung saan butas papasok. Kadalasan mabait lalo na pag mangungurakot. Kaya mag-iingat ka sa mga kagaya nila. Parehas ng anyong ngunit iba ang timpla. Sigurado ka ba sa nakikita ng mata o baka may iba pang mga pakay sila? Mag-iingat ka sa mga kagaya nila. Parehas ng anyong ngunit iba ang timpla. Sigurado ka ba sa nakikita ng mata o baka may iba pang mga pakay sila? Sabihin na natin di masisisi ang maraming ngunit alam at ramdam din to nang nakararami sa mga paratang gusto. Lagi makabawi kung gusto mo tumulong, di na dapat sinasabi. Habang buong paligid ay uhaw, dumadami ang sakit, mga ganit na lumitaw. Kahit na malakas mong isigaw, mga tulad mo ang aray, hindi sistema ang ilaw. Stop! Eto na, wag na natin taposin. Dahil gusto nyo ng chismis, eto na. Dahil dito kay ano eh, Jing Garcia eh, grabe ang galing ng, eto na ha, eto na, ang dami nyong chismosa talaga. Laku! Eto. Oh yeah, hindi pa ako nagmiminti sa mga chismis ko. Eto, 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 ha, eto mga boss. Ah, naloko na. Ayon sa aking panaginip, mga boss ha, yung ano, yung mga kaalyado raw ni ano, ni C. Kilala niyo si C? Kilala niyo ba si C? Oh, 'di ba? At saka si ano, si at saka si Key. Ha? Eto na, mga boss, ha? Oy, makinig kayo! Karen, Kasa, ano? Ano yan? Oh, Kasar. Oh, shout out. Makinig kayo. Eto na. Sa panaginip ko to, ha? Yung mga ano, yung mga kaalyado. Ha? Yung mga kaalyado ni C. C. Eddie siya, di ba? Ni Mang Eddie. Oh. Sino si Mang Eddie? Eddie siya. Oh, ngayon, aba, halos ano daw, ha? Laging nasa iba't ibang bansa. Naloko na. Oo, mula nang etong ang imbestigasyon dyan sa Senado ay nag-umpisa. Ah, naloko na. Oo, Flor de Rico, Empeno, shout out sa lahat ng bagong dating. So, eto, mga kababayan, yung mga pera daw, parang ano daw, dinadala na sa ibang bansa. Ah, naloko na. So, yung iba nasa Europe, Switzerland, ganun. Nagtataka nga daw yung ating preni sa panaginip ko, bakit? Bakit halos lahat ng mga kaalyado ni Mang Eddie, di ba? Eh bakit biglang nagsisili parang sa iba't ibang bansa? Ah, naloko na. Oo, nandiyan na si biyahe ni Kuy. Boss Mike, gising ka ba? Nung tulog ka nung nanaginip ka? Hindi ko matandaan. Naloko na. Arnold Lopez, di ba?
So, mga boss, hanggang sa ngayon, ha, yung mga iba, nando doon pa. Alamin nyo, kung sino-sino yung mga politikong nando doon ngayon, sa iba't ibang bansa, lalong-lalo na sa Europe. Ah, naloko na. Late ka na, Susi Su, ha? Oo, si biyahe ni Koy, kung kailan patapos na. Oo, ha? Naku! Yan na nga, ang gagaling nila. So, yung bang mga cash? So, ang may, kunya-kunyari lang, ano? Ang mga, kung sakasakali, mga property na lang? Baka nga yung mga ibang mga property na ipangalan na sa iba. Naloko na. Parang si Excel, dinala ng pera. Oh. Naloko na. Iba, Lord Glenn, naku, eh yun na nga. Kaya, grabe no, mga magnanako sa gobyerno, no? Naloko na. Bullshit, diba? Bullshit! Naloko na. Lagay natin to. Yan. Oh. Ay nasa China, eh nasa Germany naman ang ating PBBM. Bagamat nagsalita na maanghang si... Ah, okay na yan. Diba? Oh. Ah, alam ko, sinong source mo, Boss Mike? Hoy! Batag pa siya, why? Huwag mo kong ititik-tak. Naloko na. Diba? Oo, ano? Chismis na nga lang. Meron pang pahula. Taong buhay ang mga lintik. O, yun na nga. Alam nyo na. Sabay kayo, Boss Mike. Eh, Nino! 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 Naloko na. So, ibig bang sabihin, itong mga limpak-limpak na salapi, mga boss, eh, nandoon na sa ibang mga bansa, no? Inunti-unti na nila. Ah, pinaghati-hatian na nilang paghakot. Oo. Mga boss. Oh, noon pa yan, boss, ginagawa nila kaya nasilip ni si Pastor money laundering, 'di ba? Eh ngayon sa sobrang dami nga boss Jing, 'di ba? Akala kasi nila habang buhay si Duterte. Oh, noon pa yan, talagang ginagawa nila kaya nga may kaso ng money laundering, di ba? Pero ngayon, hindi na nila madadala yung sobra dami, bilyon, trilyon na pera, trilyon, trilyon. Oh, sino magdadala? Eh, kailangan marami. So, nagmamadali na sila, nahakutin nga daw. Ayon sa aking panaginip. Naloko na. Diba? Oo, oh, muli! Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Huwag niyo pong kakalimutan, mag-like, mag-share, mag-comment at ako'y nagbabasa pagkatapos kong mag-live. Oh, habang ako'y natutulog yan ang aking pampatulog. Ha? Maraming salamat po. Babagsak ang ekonomiya. Paano namin magpapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka. Gaano nga ba katagal bago umabot sa tugatog? Dito sa mundong nagkalat ang mga sulasok. Minsan hindi na matanto kung saan butas papasok. Kadalasan mabait lalo na pag mangungurakot. Kaya mag-iingat ka sa mga kagaya nila. Parehas ng anyong ngunit iba ang timpla. Sigurado ka ba sa nakikita ng mata o baka may iba pang mga pakay sila? Mag-iingat ka sa mga kagaya nila. Parehas ng anyong ngunit iba ang timpla. Sigurado ka ba sa nakikita ng mata o baka may iba bang mga pakay sila? Sabihin na natin di masisisi ang maraming ngunit alam at ramdam din to nang nakararami sa mga paratang gusto lagi. Natutuwa na nailalabas kahit bahay.
nervyado. Di natapakan na ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang ba't di lalaban. Huwag kang matakot, kayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay nililangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo pokpok kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Kilayay na saruro ko pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako ng bakit. Kaya di pa rin nasusolusyonan mga problema ang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat. Ngunit bakit yung iba wala nang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila. Ay maniniwala ka ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mang tutulong sa iyo na magbanat ng bato ay siya ring magdadagdag sa pinupuwat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon. Lakoyin ang dagat kahit mataas ang alon. Isama mo ako at kakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera. Sa kanila ay natutunang maayos. Kaya kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot.